Isinagawa nitong weekend ang matagumpay na pagsamba at pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa Philippine Arena na pinangunahan ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Hindi lamang pong kaanib sa INC ang dumalo sa natatanging araw kundi maging ang kanilang mga bisita kabilang na po dyan ang mga talents at hosts ng Net25. Narito pong report. Para sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, ang mga pagsamba na kanilang isinasagawa, lalo na sa pangunguna ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo ay isang napakahalagang araw. Nitong weekend sa world's largest indoor arena, ang Philippine Arena, ay isinagawa ang pagsamba at pamamahayag ng mga salita ng Diyos na pinangunahan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Mula sa iba't ibang mga lokal na iglesia ni Cristo, ay maaga pa lamang nagtungo na sila sa Philippine Arena kasama ang kanilang mga panauhin. Kabilang sa mga nakiisa sa ginawang tanging pagtitipon ay ang mga talents ng Net25 Star Center, maging ang iba pang mga host ng Net25. Karamihan sa kanila ay kauna-unahang beses na makakadalo sa ganitong aktibidad at pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Excited ako na marinig po kung ano yung mga isasabihin sa atin o ibabahagi no ng ating sika Eduardo po, kasi first time ko siyang makikita at ako po ay natutuwa, isang karangalan po at excited lang talaga ako makita siya, marinig ko yung mga kanyang turo. Mas magiging open-minded po kaming lahat sa mga ibang cultures, ganun po. Kasi as grew up as a different culture, makikita ko po yung differences kung paano po ba kayong sa INC. I can learn a lot and be able to share something that's so wise, like yung mga wise words po for later. It's my first time as well. Gusto ko din pong ma-experience yung being able to be there. For sure, there will be a lot of learnings para po sa amin. Siguro po application as a talent po from Net25, marami po akong mapupulot na aral na magagamit ko po sa aking journey po. Sa ginawang pagtitipon ay itinuro ang ilang mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, kabilang na riyan kung bakit nagsasagawa ng ganitong mga aktibidad. Positibong reaksyon ng mga panauhin kabilang ang mga Net25 talents and hosts na kauna-unahang pagkakataon na makadalo sa ganitong aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Tumatak sa kanilang isip ang mga napakinggan na mga aral ng Diyos. It's something new to me, no? Na yung pamamahayag. There's always a reference to the Bible, which is, of course, as we all know, is the Word of God. Maganda yung latag. Gusto ko yung latag na merong start to finish, na merong train of thought doon sa kanyang paglalahad. May paglalahad. Ganon. And, I hope maimbita ulit ako. Namangha rin sila sa kanilang naobserbahan sa loob ng Philippine Arena sa panahon ng pagtuturo ng ka-Eduardo. Tumatak po sa isip ko is how super united po ang mga tao po sa loob ng Philippine Arena. Grateful to be there. And I was very pleased to see how united all the people are. To restate lang rin, grabe yung togetherness ng mga tao sa loob. As a first timer po, yun po talaga yung nag-impact sa akin. May dapat yung magpasalamat kasi parang we were invited. Alex Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.